Magandang umaga po sa ating lahat. Kunin natin buksan ang ating mga Bible sa Isaiah chapter 43 verse number 19. Ang sabi po ng Biblia, "Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert." Pag-aralan po natin ngayong umaga ang pangako ng Diyos na gagawa ng bagong bagay. Ang sabi po dyan ng Panginoon, ako'y gagawa ng bagong bagay. I will do a new thing. Alam niyo po mga minamahal, tuwing bagong taon ay maasa po tayo na mayroong mga bagong mga bagay at pangyayari na kung saan ay inaasahan po nating gagawin natin o kaya mangyayari sa atin o dumating sa ating mga buhay. Subalit, purihin ang Panginoon sapagkat sa kanyang salita ay makikita natin mismo dito sa ating talata na ang ating Diyos ay nangako na siya ay gagawa ng bagong bagay. May banal na binhi ng pag-asa sa mga salitang ito. Ito po ay pangako ng Diyos at makikita po natin dyan na sinasabi ng Diyos sa atin na gagawa siya ng bagong bagay. Sa katunayan, sinabi niya ang kanyang intensyon sa mga tuntunin ng isang pangako. At mababasa po natin dyan sa verse number 18 na nangako ang Diyos na hihigitan niya o lalampasan niya ang mga bagay na nakaraan. At gayon din, kung babasahin niyo po ang mga preceding verses, lalo mula sa verse number 3, mapapansin po natin na mayroon ang mga ginawa ang Panginoon at nangako siya na hihigitan niya pa ang kanyang mga ginawa na noong mga nakaraan. Ipinapaalala ng Diyos sa kanila, sa children of Israel, ang kanyang ginawa na sa mga nakalipas sa kanilang mga buhay. Ang gawain ng Panginoon, ang pagpapalaya sa kanila na sila ay inilabas ng Panginoon mula sa Ehipto, na kung saan sila ay iningatan ng Panginoon maging sa disyerto, at ang Panginoon ang nag-provide sa kanilang pangailangan, ang Diyos ang nag-ingat sa kanila, at sila ay preserve ng Panginoon, at binigyan sila ng Panginoon ng lupaing hindi nila pag-aari. Sila po ay tumahan at nag-enjoy sila sa abundant blessing na mayroon at inihanda ang Panginoon doon sa lupain ng Kinaan o kaya ng tinatawag nating lupang pangako. So tunay po na ang Diyos ay gumawa ng maraming makapangyarihang mga gawa. Ngunit mapapansin natin sa verse number 18 na kung saan ay ang sabi ng Panginoon sa kanila, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. O katulad po ni Apostol Pablo, ito rin po ay kanyang binanggit sa Philippians chapter 3. Sabi niya, forgetting those things which are behind. Ang nais ng Panginoon ay huwag po tayong mabuhay sa nakaraan. Kung ito man ay past failures o kaya marahil success, ay hindi tayo dapat manatili doon. Kundi bagkus ay yun po dapat ay nag-build ng ating pananampalataya, lalo na kung paanong ang Diyos ay meron ng ginawa sa atin, ay lalo pa na magtiwala tayo sa Kanya na ngayong taong ito ay meron siyang bagong mga bagay na gagawin sa atin. So, nangako ang Diyos na babaguhin ang mga bagay na kasalukuyan. Ibig sabihin nito, kung mayroon kang mga bagay na kung saan ay inaasahan mong magbago o kaya gagawin ng Panginoon, ay makakaasa ka sapagkat ito po ay kabilang sa kanyang pangako. And in fact, makikita po natin dyan sa pangako na yan ng Panginoon na kung saan ay talaga pong hindi tayo pababayaan ng Panginoon at tunay na iingatan tayo ng Panginoon at siya'y gagawa ng mga bagong bagay na tila imposible sa ating mga mata at paningin sapagkat ang sabi niya dyan sa verse number 19, sabi niya, I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. So, maliwanag po mga minamahal, mga kapatid, na kung saan ay ang ating Panginoon ang siyang gagawa ng paraan, siya ay gagawa ng daan, maging sa daan
na masukal at maging siya ay gagawa ng ilog sa ilang. So ang mga ito po ay nagpapahiwatig ng kaimposiblihan sa mata ng tao. Subalit sa mata ng Diyos, kung paanong ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, wala pong imposible sa Kanya. At siya nga po ang nangako na kung saan siya ay gagawa ng daan. So kaya ang ating pong trabaho bilang mga mananampalatayang Kristiyano, magtiwala lamang tayo at sumunod sa Panginoon, maglingkod tayo ng tapat sa Kanya, sapagkat ang ating Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Again, ang sabi po ng Biblia, "Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Ama sa iyong pangakong ito na ikaw ay gagawa ng bagong bagay at ngayong taong 2024, ngayong bagong taong ito na ipinagkalob mo sa amin. Kami po Panginoon ay natutuwa sa iyo pong pangakong ito sapagkat tunay Panginoon ikaw ang Diyos na maasahan at tapat sa iyong mga pangako. Kaya excited po kami Panginoon na kami po ay magtiwala at susunod sa iyong kalooban sapagkat ang pangakong mong ito Panginoon ay tunay at totoo na ito'y mangyayari at iyong gagawin sa iyong mga lingkod na kung saan ay umaasa lamang sa iyo. Kaya salamat po Panginoon, pagpalain po kami, ingatan mo kami sa araw na ito sapagkat ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen.